Now, kalooban po ng Diyos na magkaisa ang kanyang iglesia. Amen? Kalooban po ng Diyos yun. Kalooban niya na tayo po ay magkaisa, mag-unite. You know why? Because the church is the body of Christ. Ayaw ng Diyos na yung kanyang katawan ay magkawatak-watak. The church is the body of Christ. Not only that, the church is the bride of Christ. We are the bride of the Lord Jesus Christ. So yan po ang kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang lahat ng tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ay magkakaroon ng di pagkakaisa. So tandaan po natin yan. Sa halip, ang nais po ng Diyos na tayo ay magkaisa bilang isang iglesia. Now, sad to say, hindi lahat ng Kristiyano sa loob ng local church ay nagkakaisa. Yan ang malungkot po na katotohanan. Minsan, may di pagkakaisa. No, hindi lang sa church, minsan sa loob ng tahanan. O sa anumang organisasyon, no? Secular man o spiritual, minsan may di pagkakaisa. Minsan may di pagkakasundo. Tama? May nangyayaring ganyan. Minsan may di pagkakaunawaan, lalo na sa loob ng kanyang iglesia. Kaya, kailangan ma-address ang ganitong mga isyo sa lalong madaling panahon, mga minamahal. Kasi kung hindi, it could really affect our Christian testimony, no, hindi lang yon, but also to the effectivity of His ministry. No, kailan lang pinag-aralan natin church unity for God's work, for God's ministry, teamwork for God's work. Pero kung mayroong disunity, it will affect the effectivity of God's ministry. Pwedeng mangyari, gagawa lang tayo ng mga ministry, naging gawain na lang. Pero walang impact ito sa community. Why? The church na disunite. So kaya ito po ang pag-aralan po natin. In 1 Corinthians chapter 3, meron tayong biblical example na mapagkunan. Maraming leksyon ang matutunan po natin dito dahil sa kanilang spiritual na kondisyon bilang isang iglesia. No? So ang background po nito, para maintindihan po natin yung ating pag-uusapan, Paul wrote this letter to the church in Corinth, ang church na nasa Corinto, to address some minor problems within the church. Kasi ang church may mga konting problema. Minor problems lang naman, pero nakita ni Pablo na yung mga minor problems na yan, it could destroy the unity of the body of Christ. Kaya ang purpose ni Paul, bakit niya sinulat ito, para i-address yung mga issues na yun. Kasi nakikita na po ni Pablo na pag hindi ito naagapan, may posibilidad na masira ang katawan ni Kristo. Okay? This church experiences disunity, divisions, disorder. Yan ang mga minor problems na makikita natin sa church ng Corinth. Disunity, divisions, disorder. Itong church na to, very talented. Pero dahil sa kanilang problema, naapektuhan ang ministeryo. Okay? Now, this church, yan ang mga minor problems meron sila. At itong mga minor problems na to, kung hindi tayo mag-ingat, pwede rin itong mangyari sa ating local church. This unity within the church. Now, there are dalawa lang po ang ating pag-aralan para hindi matagal.
There are two spiritual realities that we must consider. No? This unity within the church. So dalawa lang po. We are going to discuss una yung root cause, the root cause of this unity. Then yung pangalawa, the remedy for this unity. No? Yung problema at yung solusyon. No? The cause and the remedy, the root cause and the remedy. So unahin po natin the root cause of this unity. Ano bang punot dulo ng di pagkakaisa lalo na ng iglesia ito? At mapapansin po natin, mayroon pong napansin si Pablo na ito ang naging punot dulo ng lahat. At ito ang tinatawag na carnality. The root cause of this unity, no other than carnality. No? Carnality po. Now, in 1 Corinthians chapter 3, ito pong yung passage na binasa po natin kanina, Paul addresses the issue of carnality in the church at Corinth. He emphasizes that carnal behavior and attitudes are damaging their unity. In other words, ang pinopoint out ni Paul o ni Pablo na ang problema ng karnalidad sa iglesia ng Corinto, ang root cause, pangunahing dahilan kung bakit nasisira ang kanilang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Now, konting background din sa ating pag-aaral ngayon. Now, look at verse 1. Kung napansin po ninyo, sabi niya sa verse 1, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ." Paul wrote this letter to the Corinthian believers. Napansin niyo ba, tinawag sila ni Pablo na brethren, mga kapatid, no? Sa Tagalog sabi dito, mga kapatid, no? Kapatid ito sa pananampalataya. Kapatid ito sa Panginoon. Brethren, mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. No? Paul calls them brethren. In-address sila ni Pablo, mga kapatid. No? Now, the problem here is, these Corinthian believers were still living a carnal kind of life. Ito ang problema, mga kapatid. Kaya nga sabihin natin na ito yung punot dulo ng kanilang di pagkakaisa. Yung kanilang spiritual condition na itong tinatawag na carnality. No? They were still living a carnal kind of life. Now, ang salita pong carnal, no, para sa mga bago po nating mga kapatid, dalawa pong klase ng mga Kristiyano as far as the Bible is concerned. Ang una po ay tinatawag silang mga carnal Christian at yung pangalawa ay spiritual Christian. So yung ating pag-uusapan is the carnal believer, carnal Christian. The word carnal comes from the word for flesh. Diyan din nanggaling yung salitang karne. Ibig sabihin, itong carnal believer, makalaman, no, namumuhay ayon sa hilig ng laman. Namubuhay ayon sa dati pang pagkatao.
kahit sila na ngayon ay nasa kay Kristo. Yan ang isang problema dito. They were still living under the control of the sinful nature. Naalala nyo, nung wala pa po tayo kay Kristo, mayroon tayong sin nature. E nung nakilala mo si Kristo, nagkaroon ka ng new nature. Pero andyan pa rin po yung old nature natin. Itong si carnal believer, pinapayagan niya pa rin na yung old nature niya ang mangibabaw sa kanya. Kaya hindi niya magawa yung mga bagay na gusto ng Diyos dahil yung mga gusto pa ng dating pagkatao ang nangingibabaw sa kanya. Ito ang description sa kanila. No? Kaya sabi ni Pablo, hindi ko kayo makausap na bilang taong napuspos ng espiritu or spiritual. Kasi ang inyong pinapakita ngayon, nagpapahiwatig na kayo po ay nasa ganitong kondisyon pa rin. Okay? They were still living under the control of the sinful nature instead of living under the control of the Holy Spirit. Sa halip sana na hahayaan nila na sila ay mapuspos ng Espiritu Santo, sila po ay yung old life pa rin ang nangingibabaw po sa kanila. So what is the carnal believer? No? Para maunawaan po ng ating mga bagong kapatid sa pananampalataya. The carnal believer or the carnal man is a Christian. Sila po ay mananampalataya. By faith, he is rightly related to Christ. Kasi he believed in the Lord Jesus Christ. He is rightly related to Christ by faith. But he is not rightly related to the Holy Spirit. Doon nagkakaroon ng problema. No? By faith, naniwala siya kay Jesus. Pero hindi maayos yung kanyang fellowship sa banal na Espiritu Santo. Na kasi sa halip na yung hayaan niya yung Espiritu Santo na ang mag-control sa kanya, hindi siya pa rin ang kumukontrol. O yung dati pa rin pagkatao ang kumukontrol sa kanya. Kaya he is not right with the Spirit. No? These believers allow themselves to be controlled by their old sinful nature. Yan. Ibig sabihin, kung ano yung kagustuhan ng sarili, ng laman, hilig ng laman, bumibigay. No? They say yes to the old nature. And they say no to the will of God. No? So yan ang makikita natin. Their obedience, yung kanilang pagsunod, mas sinusunod po nila yung natural appetites rather than yung mga bagay na pang-espiritual. So napapansin po ninyo. So the carnal person is a believer who has not reached spiritual maturity. No? Kaya nga ang sinabi ni Pablo sa kanila, babes in Christ. Lahat po tayo dumaan sa pagiging bata, sanggol. Tama? Spiritually speaking, nung tayo po ay na-born again into God's family, babe in Christ tayo, ganyan po ang ating kondisyon. Pero habang tumatagal ka sa Panginoon, inaasahan ng Diyos na lalago ka sa iyong spiritual na pamumuhay. Inaasahan niya na lalago ka hanggang dumating ka sa punto na ikaw ay magiging mature spiritually. Now, these believers, hindi pa po sila umabot sa spiritual maturity. The carnal Christian operates like an unbeliever. Ibig sabihin, ang kanilang pamumuhay ay parang walang pagkakaiba sa mga di mananampalataya. Mapapansin natin.
they behaved like unbelievers internally and externally. Kung itatabi mo ang isang carnal believer sa isang unbeliever, parang walang pagkakaiba. Kasi ang carnal believer namumuhay pa rin sa klaseng buhay na dati ganun siya. Diba? Nagbago natin na kilala ang Panginoon, ganito po ang ating pamumuhay sa kasalanan. Ginagawa natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Nung nakilala natin ang Panginoon, si carnal believer, siya pa rin, yung sarili niya pa rin ang nagkukontrol o nangingibabaw. No? Mas pinili niya, kasi dalawa ang nature natin eh. New and old nature. Mas pinili pa niya na mangibabaw si old nature. Kaya walang pagkakaiba na yung ginagawa ng mga di mananampalataya, ganun din ang makikita sa kanya. Internally, they will think and behave like a self-centered person. No? Makasarili pa rin. Their outward behavior will be no different than the unbeliever, living what pleases the sinful nature. Kung ano yung nakakatuwa, kung ano yung nakaka-satisfy sa kanyang old nature, yun yung ginagawa ng carnal believer. At dito po, here are some of the symptoms of carnality that we could see in the Corinthian church. Sa verse 3, there is what we call envying and strife. Look at verse 3. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Now Paul points out that envy and conflict are signs of carnality. When church members envy one another and engage in disputes, may alitan, it creates divisions and destroys the unity of the church. Sinabi ni Pablo na ang pagkainggit, envying, at pag-aaway-away ay mga palatandaan ng karnalidad. Kapag ang Kristiyano sa loob ng iglesia ay nagkakaroon ng inggitan at nag-aaway-away, nagkakaroon ng pagkabaha-bahagi at nasisira ang pagkakaisa ng isang iglesia. At ito po ang isang problema na nakita ni Pablo sa Corinthian believers. Bakit mayroong pag-inggitan sa inyo? No? Bakit sila naiinggit? Kasi maybe some of the isa sa mga kinainggitan ng mga believers, yung mga spiritual gifts na mayroon ang iba. Hindi pare-pareho ang spiritual gifts. No? Marahil sa isang Kristiyano, may iilan siyang spiritual gifts na binigay, pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Yung iba naman, napakaraming spiritual gifts. No? Yung iba may spiritual gifts sa teaching. Yung iba hindi, wala silang gift of teaching. Yung iba may gift of ano pang ibang mga gifts? Giving. Okay? Ang daming spiritual gifts. At itong church na to, gifted sila. Kaya lang, minsan, sa dami ng gift nila, nagpapasikatan lang sila. Which is hindi maganda. Nag-iinggitan. No? Kaya sila nainggit kasi marahil wala silang ganun. Kaya gusto nilang angkinin, sana mayroon din akong ganyang gift. Ang point ni Pablo, kung mapapansin natin dito, ang point ni Pablo, ano bang meron ka? Then yan ang gagamitin mo ngayon sa paglilingkod mo sa Panginoon. Okay? Inggitan. May pag-aaway-away. No? At sinabi ni Pablo, palatandaan pala ito ng isang ng carnality. Kaya ang leksyon natin dito, mga kapatid, sana dito sa church natin, iwasan natin ang inggitan.
tayong mainggit, no? Kung ano ang meron tayo na pinagkaloob ng Diyos, tanggapin natin yan na maluwag sa loob. No? Minsan na may misinterpret natin yung sana all. Yung expression yan. Pero minsan, kaya ka nang sa sana all, kasi naiinggit, sana mayroon din ako. Kung hahayaan natin yung inggitan sa loob ng church, darating yung time, yan ang sisira ng pagkakaisa ng buong Iglesia. Ay, siya na lang palagi dyan. Ayaw ko nang pumunta kasi parang siya lang palagi. Mag-involve ka. Kung meron kang gift, Pastor, pwede ba akong mag-volunteer? Kasi parang ito yung gift ko. Pwede ko ba itong i-contribute para ma-build up ang church? Yes. Huwag mong itago kung ano yung gift meron ka. Gamitin mo yan sa Panginoon. Ngayon, yung mga gift na wala ka at meron sa iba, huwag mong kainggitan. Huwag nating hayaan yung inggitan. Sabi dito, envying, strife, may pag-aaway-aaway. No, may conflict. Now, of course, tayo po ay nagsama-sama iba-ibang personalidad. Tama po ba? May mga gusto kayo na minsan hindi gusto ng isa. Kaya minsan, pagdating sa mga bagay-bagay minsan, halimbawa, may meeting tayo. Ako, minsan nagkakagulo. No, kasi iba yung gusto ni ganito, iba naman ang gusto ni ganito. Okay? Doon pa lang wala ng unity. So, envying, strife. Yan ang isa sa nakita ni Pablo dito. Hindi lang yon. Not only envying, strife, mga palatandaan yan ng carnality, symptoms of carnality. Secondly, makita natin dito, faction within the church. Look at verse 4. For I know, ay tama ba? Verse 4, chapter 3. For while one said, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Now ito, the Corinthians were splitting into factions by aligning with different leaders. Sabi ng isa, kami, kay Pablo kami. Ay kami, ano kami, dito kami kay Apollos. Dito kami kay Cephas, kay Peter. Nakita ni Pablo yun. This factionalism is a sign of spiritual immaturity and carnal thinking as it places human leaders above the unity found in Christ. Hindi pala magandang ganun. May mga mega churches, no, ito, totoong nangyayari ito, sa Iloilo, no, may malaking church doon. Yung doon. Since malaki ang church, marami silang workers. May senior pastor, may associate pastor, may assistant pastor pa, may youth pastor pa, may visiting pastor pa. Ang dami nilang mga pastors doon. At yung mga pastors na yon, nabibigyan sila ng chance na mag-preach din ng Word of God. No? Now, minsan, hindi maiwasan na yung mga Christians naman nagkakaroon ng comparison. Uy, si ano ngayon ang mag-preach? Ay, gusto ko siya mag-preach kasi may iklilan. Ay, huwag tayong mag-attend dyan. Dito lang tayo sa schedule na to kasi ay, ang tagal matapos ng worship. Kaya namimili sila ngayon kung sino yung leader na kanilang pakikinggan. No, nabanggit ko nga noon, di ba? Mayroong tumawa doon. Pastor, sino ba yung ano, yung mag-preach ngayon? Eh, nalaman na, ay, yun palang ginagawa nyo. Namimili pala kayo. So, sabi ng sa church, punta lang kayo. Di nila alam kung sino yung mag-preach. Now, ang point natin, sana maiwasan sa church yung comparison. Lalo na pag maraming workers, no? Ay, ayaw ko sa pastor na yan kasi pag siya nag-preach, palagi akong natatamaan. Okay? Ano bang, minsan sa dami nila,
hindi sila magkasya sa isang buwan. May schedule sila, first Sunday si ganito mag-preach, second Sunday si ganito. Uy, third Sunday tayo, or fourth Sunday tayo. No? Kasi, ka-vibes ko yung pastor doon. Lahat ng preaching niya doon, tawa kami ng tawa. Ayun lang. So, mali na yung ano, motivation. Pagdating sa problema, minsan pinag-aaway. Pupunta, pastor, bakit ganyan yung grupo na yan? Oh. Ganun din sa kabila, may kanya-kanya ng faction. Okay? Nawawala ngayon yung unity ng church. At ito yung nangyari. Sabi ng iba, kami kay Paul kami. Sabi ng iba, ako naman kay Apollos. Kaya kinurek sila ni Pablo. Pakinggan niyo po. Sabi sa verse 4, basahin ko sa Tagalog. Kapag sinasabi ninyong kay Pablo ako, kay Apollos ako, hindi ba't parang kayong mga taong makamundo at nagkakampi-kampihan? Verse 5, bakit sino ba si Apollos? Sino ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. Verse 6, ako ang nagtanim, sabi ni Pablo. Si Apollos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpatubo. Okay? Nangyayaring ganyan. Mayroong missionary na pastor, during his ministry sa lugar na yon, wala siyang naipon. Nagtanim lang siya. Ilang taon siya nagtanim, wala siyang naipon. Dumating sa time, umalis yung pastor, may bagong pastor, siya ang nag-ani. Ibig sabihin, failure yung unang pastor kasi wala siyang naani. No. Baka yung role niya that time, magtanim lang. Ngayon, itong pastor na to, ilalagay ko yan, siya yung aani. Pero tandaan natin, sino man yung nagtanim, sino man yung nagdilig, ang Diyos pa rin ang magpapatubo. Hindi sa pastor ang magpapatubo sa inyo. Ang Diyos ang magpapatubo sa church. Sa anong paraan? Through His Word. Okay? Kaya itong sabi ni Pablo, hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong mga lingkod lamang. Ang bawat isa sa kanila tatanggap ng gantimpala ayon sa kanilang ginawa. Kami ni Apollos ay nagtutulungan bilang mga manggagawa ng Diyos at kayo'y katulad ng bukirin na ipinasasaka sa amin ng Diyos. Maihahalin tulad din kayo sa isang gusali na kanyang itinayo. Verse 10. At ako naman, bilang dalubhasang tagapagtayo, ang siyang naglagay ng pundasyon ayon sa kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos. Pagkatapos, iba naman ang manggagawa ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit kailangang maging maingat ang bawat nagtatayo. Dahil wala ng pundasyon maaaring pangilagay malibay sa nailagay na, at ito'y walang iba kundi si Jesucristo. Okay? Faction within the church. At yun ang iwasan ko natin, ang magkaroon ng kampi-kampihan. No? Next na makita ni Paul dito, evidence of spirit immaturity. At ito nga, Paul criticizes the Corinthians for being spiritual infants, still needing milk instead of solid food. This immaturity manifest in their inability to grasp deeper spiritual truths and their continued reliance on human wisdom rather than God's wisdom. Verses 1 and 2. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko kayo matawag na spiritual. Kasi ang sa inyo ngayon, gatas pa lang. Hindi nyo pa ma-absorb yung mga solid food. Gatas pa lang, spiritual yung food na gusto nila. Okay? Kaya ito pong ebidensya ng kanilang pagiging immature. Siyempre, babe in Christ pa sila. Verses 12 to 15, misplaced priorities.
Symptoms of carnality. Mayroon pong nakita si Pablo, misplaced priorities. Now, look at 12 to 15. Okay? Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If a man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Now, building on the foundation of Christ with perishable materials, ginamit dito wood, hay, straw, or stubble, rather than imperishable ones, tumutukoy sa gold, silver, precious stones, represents carnal priorities. When church members focus on temporary, worldly achievements rather than eternal, spiritual goals, unity is compromised. Now, by the way, ito pong binanggit dito, it speaks of the works of the believer. Hindi tayo na-saved by works. Tama? We are not saved by works, by good works. Work ni Jesus Christ ang nag-save sa atin. But we are saved to do good works. At dito kung napapansin ninyo, na bilang mga mananampalataya, dapat tama ang priority natin, lalo na sa paggawa ng good works. Okay? Itong good works na to, darating yung time, tayo po ay haharap sa Panginoon. Okay? Yung gold, silver, precious stones, ito yung mga works natin na talagang quality. Yung works natin na hindi gaano, halimbawa, nagagumawa ka ng good works, naglingkod ka sa Panginoon, but our motive is not right. Ginagawa lang natin ito for the sake ng obligation natin ito. Naglingkod ka, pero lahat ng yan ay hindi maganda ang motibo. Yun yung mga works na later on masusunog sa judgment day. Yung mga ginagawa mo para sa Panginoon, sincere ka, yung faithfulness mo, yung commitment mo andon, pagdating ng araw, yung works na yon ay manatili. Kasi tinitingnan ng Panginoon dito the quality, not the quantity of works. Gaano ba yung kalidad ng ating paggawa ng kabutihan sa paglilingkod natin sa Diyos? No. Darating yung time we will face Jesus at the Bema Judgment. No? Makakatanggap ka ng reward. No? Reward, hindi po salvation. Yung binabanggit dito. But reward for the believers. Reward or salvation is a free gift, but reward for those who are saved are earned. Totoo, ng kaligtasan, wala tayong pinaghirapan dyan. Pero yung reward, kailangan mong paghirapan. Gusto mo ng reward later on? Strive to do good works. So, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dito po, misplaced priorities. Sometimes, mas nauna yung material na bagay, yung temporal na bagay, kaysa mga spiritual na bagay. Okay? Lack of spiritual discernment. 1 Corinthians 3:18 to 20. Carnal Christians often lack the discernment to see things from God's perspective. They may be deceived by worldly wisdom and fail to recognize the foolishness of such thinking in God's eyes. This lack of discernment can lead to misguided decisions that harm church unity. Lack of spiritual discernment. Ang carnal believer, kulang sila sa spiritual discernment. Sino ang makakatulong sa atin to discern wisely, lalo na pagdating sa decision, is the Holy Spirit. No? So since hindi siya right with the Holy Spirit, kaya hindi niya wala siyang spiritual discernment. Okay? Lack of spiritual discernment. So yan po, mga symptoms po yan ng carnality. The root cause
of this unity is no other than carnality. Let's go to the conclusion, or the second one. The remedy for this unity is spirit-filled Christianity. Okay? Ang solusyon para sa di pagkakaisa. Paul advocates for a spirit-filled approach to overcome carnality and restore unity within the church. Maiwasan pala yung di pagkakaisa. Pwede palang maiwasan yung disunity sa loob ng church. Paano mangyari yun? Spirit-filled Christianity. Yun ang solusyon. Now turn your Bible please in Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verses 16 and 17. Okay, are you still with me? Yes. Okay. Don't worry, kontrolado natin ang time. Galatians chapter 5, 16 and 17. Basahin natin. Ready? Begin. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. 17. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. Kita nyo? So in this passage, inexplain ni Pablo na bilang Kristiyano, mayroon po tayong tinatawag na spiritual warfare. May pakikipaglaban po. At dito po, napansin nyo? Dito, dinescribe na ni Pablo yung dalawang nature na meron tayo. The flesh, then meron tayong spirit. At itong dalawang ito, magkalaban. Can you imagine, no? Sa loob natin, naglalaban-laban po yan. The old nature and the new nature. Kaya dito po, sinabi ni Pablo, in-explain niya po dito na mayroon pong spiritual warfare na nagaganap sa buhay ng mga mananampalataya. And this is the battle between the flesh and the spirit. Now, si carnal believer, yung flesh ang nangingibabaw. Yung new nature naman, gusto niya yung spirit ang mangingibabaw. So, may away palagi yan. The flesh versus the spirit. That's why, dito po si Paul, nilista niya lahat ng manifestations ng isang taong namumuhay sa flesh. At sinabi niya rin sa passage na to, kung ano naman ang bunga kung ikaw ay puspos ng Espiritu Santo. Kaya nga may fruit of the Spirit. No? Tingnan niyo po. Verse 18, but if ye led by the Spirit, ye are not under the law. Ngayon, ito. Verse 19, now the works of the flesh are manifest. Ito ngayon, ito ang makikita pag yung flesh ang nangingibabaw. Okay? Ano, sabi, and these are contrary, ayun, sana ba yun? Verse 19, now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft. Kanina lang napag-usapan natin yung witchcraft na yan. Hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, andito, murders, drunkenness, revelings, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. You will never enjoy the blessings God has prepared for you if you are living this kind of life. Okay? Now,
nilista niya rin yung fruit of the Spirit. Ito naman ngayon, kung ang Espiritu Santo ang nangingibabaw sa inyo. Verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Okay? So makita po natin, yung command po dito is walk in the Spirit. Ibig sabihin, we must live under the Spirit's power and guidance. Yan ang command sa atin. Kailangan po nating mamuhay, magpasakop sa authority ng Holy Spirit na nasa iyo, nasa akin. Andiyan na po ang Holy Spirit. All we have to do is to submit to the authority, to the power of the Holy Spirit sa inyo at sa ating buhay. Kailangan matutunan natin na iwasan din yung mga bagay na pwedeng mag-trigger ng ating laman. Pag-iwas po. So kung hindi tayo iiwas doon sa nagtitrigger ng ating laman, then pwede po tayo ma-fall. Kailangan din nating matutunan na sumunod, mag-obey sa word of the sa word of God, sa salita ng Diyos. Maging sensitive sa working ng Holy Spirit at magtiwala sa tagumpay na meron tayo kay Kristo. Yun yung walk in the Spirit. At yan ang isang sikreto for us to have a Spirit-filled Christianity. Be filled or walk in the Spirit. Allow the Holy Spirit na siya yung mag-guide sa iyo. Siya yung mag-control sa iyo. No? Kaya nga, yung promise, you shall not fulfill the lust of the flesh. Hindi mo masusunod or hindi ka bibigay sa pita ng laman if you are walking in the Spirit. Kaya sabi ni Pablo, kung ibabalik natin doon sa Corinthians, kung ang Corinthian believer spirit-filled, hindi sana nagkaroon ng division. Hindi sana nag-disunite ang church. Ang kulang sa kanila, itong spirit-filled Christianity. Okay? So if we are guided by the Holy Spirit, ma-overcome po natin yung sinful desire na yan. Magiging victorious po tayo sa kasalanan, sa anumang tukso. And we will produce the fruit of the Spirit. No? So to combat carnality, believers must walk in the Spirit, malapit na tayo, which means living under His power and following the Holy Spirit's guidance in every life. This involves making conscious decisions to follow the Spirit's lead rather than yielding to fleshly desires. If we are walking under the power and guidance of the Spirit, then we will produce the fruit of the Spirit according to Galatians 5:22-23. No? Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Hindi lang walk in the Spirit, but be filled with the Spirit. Allow the Holy Spirit to control our thoughts, our words, our actions, our reactions, our emotions, our decisions, and even directions in life. Allow the Holy Spirit to control. Yan ang ibig sabihin na spirit-filled Christianity. Na sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, hayaan natin ang Holy Spirit na mangibabaw, mag-control sa atin. Kung ganun po ang gagawin natin, malalampasan natin ang carnality. Pag wala na yung carnality na yon, kasi lumalago na tayo, maiiwasan ang disunity sa loob ng Iglesia. Pero kung ang lahat ng Kristiyano hindi umabot doon sa spiritual maturity at sa ating lahat, tayo po ay doon pa rin sa level na yan, hindi po maiwasan, magkakaroon ng problema. Conclusion natin, the root cause of disunity, carnality. The remedy for disunity, spirit-filled Christianity. Tayo po'y manalangin.
kanilang Diyos, salamat po sa mensahe, sa iyong mga salita o Diyos na aming narinig, na aming napakinggan, na aming napagbubulay-bulayan o Diyos. At ito po ang kalooban mo Diyos na kami bilang isang iglesia ay magkaisa. Huwag niyo pong hayaan yung diablo o Diyos ay magtagumpay. Lord, unite us with your love, with your presence, with your power. Naintindihan namin o Diyos na isa sa root cause, ang pinaka punong dulo kung bakit nagkakaroon ng di pagkakaisa sa loob ng iglesia, sa loob ng tahanan, o sa anumang organisasyon, dahil pala sa aming spiritual condition na hindi pa lumalago sa inyo. Carnality. Pero salamat o Diyos na nagbigay ka ng solusyon. Spirit-filled Christianity. At yan ang kailangan namin o Diyos bilang iglesia. Help us, Lord, to walk in the Spirit. Tulungan niyo po kaming magpasakop sa banal na Espiritu Santo. Tulungan niyo po kaming mamuhay sa ilalim ng iyong guidance. Help us, Lord, to be filled with the Holy Spirit. Ikaw ang mag-control, O Diyos. Ikaw ang mag-control ng aming pag-iisip, ng aming mga sinasabi, pananalita, yung mga reaksyon na maipakita namin sa isa't isa. May mga differences, O God, but help us, Lord, to produce the fruit of the Spirit. Help us, Lord, to produce love, joy, peace, long-suffering, meekness, goodness, faith, temperance. Lord, tulungan niyo po kami, O Diyos, na itong bunga ng Espiritu Santo ang siyang mangibabaw sa amin. Self-control. Upang sa ganon, itong church na to, Lord, ay magpatuloy na magkaisa sa iyong kaluwalhatian. Bless your word, O God. This is our prayer. In Jesus' name.